Problema mo ba ang mabahong kilikili at pagpapawis ng katawan? Panoorin mo tong video na to at baka makatulong ako sa'yo. So, hi, hello mga kumari ko. For today's video, nandito na naman nga ang kumari nyo kasi meron na naman akong bagong tips na isishare sa inyo. So, ang isishare ko ng tips sa inyo ngayon mga kumari ko, ito ay request lang din ng ating ibang followers sa comment section. Ang request nga nila ay kung maputi naman daw ang iyong kilikili pero kung mabaho naman daw. So, ang isishare ko sa inyo ngayon mga kumari ko, syempre hindi lang naman pwedeng maputi lang ang ating kilikili, kailangan mabango din. So, dami nga nagsasabi mga kumari ko na ayan, nadala lang daw sa ano pero hindi po, ayan po, malapitan po, ipapakita ko po siya sa inyo. Yan, alagang baby oil at kalamansi po yan. So, ang isishare ko naman po sa inyo ngayon mga kumari ko ay kung paano nga ba mapapanatili natin na mabango ang ating kilikili. So, ang una ko palang isishare sa inyo mga kumari ko kung paano nga ba natin matatanggal yung pagiging pawisin natin na feeling natin ay hindi na normal. Kasi may mga time na diba, kakaligo lang natin tapos katulad ko noon, kakaligo ko lang tapos pag hindi na ako nakatutok sa electric pan ay talaga namang halos naliligo na ako ng pawis. So gumawa ako ng or naghanap ako ng paraan kung ano ba yung makakatanggal sa pagiging pawisin ko. Kaya sa halagang piso lang ay talaga namang na-solusyonan yung aking noong pang matagal na problema. So ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba itong naging solusyon na to. So, eto nga mga kumari ko, gamit nga lang itong halagang pisong tawas ay matatanggal na ang pagiging pagpapawisin nyo. So, paano nga ba siya mga kumari ko? Ang gagawin nyo lang, di ba po maliligo kayo. After nyo pong maligo, ay after nyo pong makapagsabon, makapaghilod, maglagay lang po kayo ng isang sachet ng tawas sa tabo. Tapos po, ibuhos nyo po siya dito sa katawan nyo. Ibabad nyo po siya at least 5 minutes sa katawan nyo. Then, pag naibabad nyo na po siya ng 5 minutes sa katawan nyo, tsaka po kayo magbanlaw. So, ganun lang pong gawin nyo araw-araw, every time na maliligo po kayo. So, magugulat na lang po kayo na unti-unti nang hindi na kayo pawisin. So, ganun lang yung ginawa ko. At disclaimer lang mga kumari ko, hindi po ako expert. Lahat po ng sinishare ko sa inyo, base lang din po to sa mga ginagawa ko or base lang din po to sa experience kong ginagawa kong home remedies dito sa bahay. At sa usapang kilikili naman mga kumari ko, eto nga't isishare ko sa inyo kung paano nga ba ang DIY deodorant na makakatanggal ng pagiging mabaho ng iyong kilikili. So, papakita ko sa inyo, panoorin nyo. Ang una pala natin pinaka-importante ang gagamitin dito mga kumari ko ay itong ang pisong tawas. Ganitong plain na tawas pala ang gagamitin nyo mga kumari ko at wag po kayong gagamit ng tawas na may sense kasi sabi nga ng iba ay mas lalo daw yung nakakabaho. Naglagay nga rin pala ako dyan mga kumari ko ng kalahating baso ng tubig tapos nagpiga na nga rin pala ako ng isang perasong kalamansi. Haluin mo nga lang na mabuti hanggang nga sa matunaw yung tawas at ayan na nga pwedeng-pwede nyo na nga pala siyang isalin sa spray bottle. So, yun na nga mga kumari ko. Ito na at nagawa na nga natin to. Nailagay na natin sa spray bottle yung DIY deodorant na ginawa natin. So, ito lang deodorant na to. Ay talaga naman kahit napakamura lang nito. Mas daig pa nito yung mamahaling mga deodorant dahil ito talaga yung makakatanggal ng baho ng iyong kilikili. Yung matagal mo ng problema, ay kayang-kayang masolusyon na nito. So, ganito lang siya mga kumari ko. Ayan. Spray mo lang siya. Yan, ganyan lang yung ginagawa ko. Then, pag na-spray mo na, yan. Yan. Kita nyo ba? Ayan, oh. Liwanag kasi, ayan, oh. Yan. Slagay din tayo sa kabila. So, ganun lang din. So, kaya siya nasa spray bottle, mga kumari ko. Kasi nga, kapag halimbawa lumalabas kayo, pwede nyo siyang ilagay sa bag nyo and then pagka feeling nyo wet na kayo, so spray nyo lang siya kasi hindi naman mabaho yung kalamansi, napakabango naman niya. So very effective talaga to mga kumari ko at subok ko na nga to. Ito lang yung ginagawa ko, kaya sabi nung iba, paano daw yon, paano daw maglalagay ng deodorant? So ito ng kalamansi at tawas na may tubig ang aking ginagawang deodorant at masasabi ko na talagang very effective siya sa aking kilikili kasi maputi na siya tapos mabango pa. So ganun lang. So sana mga kumari ko ay may natutunan kayo sa video na to at kung meron nga kayo natutunan pareakat pa share na nga lang at kung hindi ka pa nga nakapalo sa page na to is papalo na lang. So yun lang, God bless.